Ito po yung pintuan natin, no? Pasok natin, aakyat tayo ng hagdanan. So, pwede natin dito i-off. On. Aakyat tayo sa taas. Ngayon po, nasa second floor na tayo. Ito yung pintuan. Pwede natin i-off. I-on. Ang sa baba. So, pag makyat naman tayo, ito yung switch naman niya. Off. On. Ayan, aakyat tayo sa taas. Off. On. So, ayan. Dito na tayo sa third floor. Off natin. On natin. Off natin. Baba tayo. On natin. Okay? Off. On. Ay, dito. Off. On. So, ito yung dalawa. Kino-control niya sa baba. So, pwede nga! Naman niya sa taas. Woo! Bola. So, andito yung common niya. Ayan, zero. Tsaka sa kabila. So, ayan, common. Ito naman yung symbol niya. Ayan, makikita mo. Itong dalawa, connected lang sa taas. Tapos, sa baba, iwalay na sila. Ayan. Tsaka dito. Kapag pumasok ka dito, paganyan. Ito yung magkukuntak pag ginalaw ka doon. Tapos, pag ilipat mo naman yung switch, dito na naman. So, ayan yung connection niya. Common tong dalawa, magkasama. Tapos, iwalay na sila dito. Sa baba. Ay, gumaganon! Dito sa kabila. Kasi tugang yung switch to. So, ayan. Dito yung common. Tapos, iwalay dito yung dalawa sa ito yan. Three-way switch. So, pag single switch ka lang, so ito yung symbol na single switch, makikita mo, common tong dalawa, common din tong dalawa, ito. Ah, ganun? So, itong ginamit kong isang three-way, sa middle is to, so, iba, square. Pwede nga! Tapos yung sa likod naman niya, common. Ayan, may makikita ka kagad, common. Tapos, line 2, tsaka line 1. Okay, ito po yung ginawa ko, ano? 2 bulb, series parallel yung connection niya, kukontrolin ng dalawang 3-way switch. To location. So, for example, nasa hagdanan tayo kasi naka-design naman itong 3-way switch sa hagdanan. So, ano po, ito yung pintuan dito sa baba. Pagpasok mo ng hagdanan, akyat ka sa taas, ilawin natin. Ayan, sabay silang dalawa. So, naka-series, para rin. So, pag umakyat ka dito, pagdating mo naman dito sa second floor na, pwede mo siyang i-off. Ayan. Pwede mo siyang i-on. Pwede nga i-off. So, pag bumaba ka ulit, i-on mo, i-off. So, yan ang naka-design sa 3-way switch at stairway. So, halimbawa, i-on mo, makyat ka. Tapos, gusto mo namang umakyat sa taas. Naka-3-way switch series. Connection din siya ng parallel, yung dalawang bulb niya. So, i-on mo dito sa taas naman. Ayan. Pag-akyat mo, pwede mo siyang i-off dito. Pwede mo rin i-on. So, ayan. Pag bumaba ka naman, pwede mo i-on. Pwede mo i-off. Off, off, on. So, ayan. So, dito naman, off, on. So, ganun yung design niya ng 3-way switch. So, kahit mataas na yon, ganun at ganun lang. Bakit ulit lang yon hanggang sa rooftop. So, depende sa inyo kung isang valve lang kontrolin o dalawa or alternate. So, sa design na po yon. So, paano bang wiring nito? Paano ginawa natin? So, ayan, sisilipin natin ngayon kung paano. Pag-aralan natin. Okay,
So, explain ko lang ulit yung ginawa kong coding, no? Gumawa ko ng coding para naman mas madali yung paggawa ko. So, 220 volts, yung neutral ko, kulay blue, yung line side, kulay pula, yung traveler, kulay black, yung return number 2, kulay yellow, yung return number 1, puti. Ganun din yan kapag line to line ng linya nyo, may line 1, line 2. Ito yun. So, dito tayo sa wiring. Explain natin yung sa supply, ano. Ito yung 220 source natin. So, ito yung line. Ngayon, pagpasok niya dito, ito na yung pinaka-load side. So, ito yung blue, neutral, at saka polar yung line side natin. So, pagpasok niya dito, unahin muna natin yung blue. So, yung naka-splice, apat. So, yung unang naka-splice, ito yun, pumasok siya sa valve 1. So, yung blue natin, rekta na kagad sa valve. So, pumasok siya ng valve 1. Ngayon, yung pangalawa nating naka-splice, pumasok siya, pumunta ng valve 2. So, yung isa, ito, pumunta dito sa taas para susuplayan naman niya yung ilaw dito sa taas. Yung 3 at saka 4 na ilaw natin. So, ito yon. So, yung unang splice niya, pumasok siya. Susuplayan niya yung valve 3. So, ito yon, valve 3. So, ito yung pang-alawang naka-splice sa neutral, ito. Ito, pumasok siya, pumunta dito sa valve 4. So, hanggang dyan lang yung neutral natin. Ngayon, balik tayo sa source. Sa pula naman tayo. Yung pinaka-line side. So, ito yung pula. Pumasok siya dito, nag-splice siya. Umakyat. Ito. Ngayon, naka-splice siya ulit. Ito yun, yung pula. So, yung pula natin, naka-splice ulit dito. Pumunta ng switch. Switch nung yung sa gitna. Yung three-way, yung dalawahan. So, pumasok siya sa common. Ito yung common niya. Tapos, nag-jumper siya ulit dito sa kabilang three-way switch para magkaroon din to ng supply. So, hanggang dyan lang yung pula natin, yung hat. So, ngayon, i-explain natin yung traveler. So, yung traveler, dito, yung pinakaunang switch sa baba. Ito yun, dalawa, yung dalawang traveler. Pumasok dito, in-splice ko. Tapos, pumasok lang din dito sa pangalawang switch, yung dalawahan sa pinakababa. So, ito yun. Masok lang yung dalawa. So, ayan, dumiritso lang yun. Dalawang traveler. Yung sa taas naman, ito yun, yung traveler niya. Dalawahan. Pumunta dito. In-splice ko. Tapos, pumasok lang diretso dito sa switch. So, okay na tayo sa traveler, no? Ngayon, sa return ng number 2. So, ito yon yung sa baba. Yung dalawang ilaw. Ito yon. So, yung return nitong isa, yung partner ng glow, valve number 1 at saka yung valve number 2, kinunik lang yung dalawa. Tapos, pumasok siya ng three-way switch, yung pinakauna. So, ito yung return number 2 ko. Ngayon, yung sa return number 1, ito naman yung sa taas. Yung kapartner ng valve, yung sa neutral natin blue. So, ito yun, puti. Yung return number 1, tsaka yung partner naman ng neutral dito sa 4 ng valve. Displice ko lang yung dalawa.
Tom. Tapos, nisplice ko rin papunta ng switch. Sa last na switch sa taas. Subo na yung wiring natin. So, yun, napapahilaw na natin. So, ganun lang kasimple yung wiring niya. Sana na sundan natin at may nakuha tayong bagong kaalaman. So, salamat po sa panonood. Subaybayan nyo lang po yung iba ko pang video. Thank you po.